Dati, lagi kami nagsuswimming tuwing hapon sa swimming pool na nilalatag lang sa labas ng bahay. Iniigiban namin ito magpipinsan gamit ang hose o paminsan tabo lang. At tuwing nagsuswimming kami, naglalaro kami ng patagalan huminga sa ilalim ng tubig. Okay, ready na ba kayo? Ready na! Oo, kuya, ready na! Okay, sige. Pagbilang ko tatlo, lulubog na tayo, ha? Isa, dalawa, tatlo! Siyempre, sila lang yung lulubog. Pero pag aahon na sila, ako naman ang lulubog. Sabay ahon agad. Kaya ako lagi ang panalo. Nung bata pa ako, madalas kaming pumunta sa public pool tuwing summer. Kasama yung mga pinsan ko at yung tatay ko. Palagi ako na-amaze kapag nakikita ko pa lang yung gate ng pool at yung mga design sa harapan ng mga slide na nakalitaw sa bakod. Kasi sobrang ganda. Alam mo naman, yung mga bata kapag nakakita ng ganun, na-excite ng sobra. Yung nakita pa lang nila sa malayo, hubad na sila. Pero bilang kabadong bata, hindi ako natutuwa tuwing papasok na kami sa gate dahil meron sila sa may gilid na sukatan ng height at hindi ko alam kung aabot ba ako doon o lalampas. At hindi ko rin alam kung bakit yung mga aabot lang dito na height yung mga malilibre, eh sila naman ata yung mga umiihi sa swimming pool. Dapat hindi na sila libre. Anyway, may gusto pa akong part dito. Dun sa may gilid ng sukatan na height, ito yung pinakagusto ko nakikita dahil may nakasulat na subscribe to Arkin para sa mga hindi pa nakasubscribe. Yun lang, siningit ko lang kasi baka hindi ka pa nakasubscribe. At kapag magsaswimming na kami, nung bata pa ako, binubuhat ako ng tatay ko sa swimming pool at hindi ko maintindihan bakit ginagawa ng tatay ko yung bigla na lang akong ilulubog sa pool. Eh yung mga magulang pa naman natin, kapag ayaw natin yung ginagawa nila, itotodo pa nila hanggang sa umiyak tayo. Pero napagtanto ko na kung bakit niya ginagawa sa akin yun nung bata pa ako. Nung medyo malaki-laki na ako, isang beses, nagswimming kami kasama yung mga kapatid ko at buhat-buhat niya yung bunsong kapatid. At nakita ko, ginagawa niya ulit yun sa kapatid ko. At napag-isip-isip ko, okay, ginagawa niya pala yun para mabasa yung buhok. Kasi syempre, bata naman tayo, ayaw natin lumubog mag-isa sa pool kasi iiyak lang naman tayo. Or ang awkward naman kung magdadala ka ng tabo sa pool para buhusan yung sarili mo, diba? Lalo na kung public pool. At tuwing swimming kami dati, may mga iba't iba kaming nilalaro sa swimming pool ng mga kapatid ko o pinsan ko katulad ng treasure hunting. Pero hindi ako sigurado kung ito talaga yung tawag sa larong yun. Pero anyways, ang mechanics lang naman ng larong ito ay magbabato ka lang ng piso sa ilalim ng pool at hahanapin mo siya. At kung sino ang unang makahanap, siya ang panalo. Naalala ko nung naglalaro kami nito. Kasi minsan hindi naman kami lahat may goggles, kaya hindi naman lahat sa amin nakakadilat sa ilalim ng tubig. At kapag ako yung walang goggles, yung paa ko na lang yung pinakahanap ko sa ilalim ng tubig. Baka nandito. Teka. Hindi nila alam na nandito ata. Dito yun eh, banda dito yun eh. Ayun, teka, nakapan ng paa ko. Teka. Tapos, lulubog na lang ako na nakapikit at makukuha ko na ang piso. At naalala ko din, kapag wala kaming dalang coins na pwede naming ibato at hanapin, sumisisid na lang kami sa ilalim ng pool pero hindi ko alam kung swerte ba o malas kasi minsan may mga nakikita kami mga gamit na naiwan sa ilalim ng tubig na mga nauna na nag-swimming sa amin tulad ng bracelet o goggles na sira at basura yung mga balat ng chichirya at meron pang iba. Hindi ko alam kung sadya ba talaga nilang iwan to. Joke lang sa akin to. At naglalaro din kami dati na hindi ko alam kung anong tawag dito pero ang gagawin nyo lang naman ay may dalawang lalaki tapos may magsasalabay sa kanilang balikat na kung sino man ang panglaban nyo tapos kung sino yung nakasalabay sa balikat, sila yung maglalaban at magsasampalan at magsasabunutan at kung sino mang unang malaglag, siya ang talo. At kapag wala na kaming maisip na laro, mag-iimbento na lang kami ng iba't ibang swimming strokes kasi medyo nahihirapan na kami sa front crawl, breaststroke, backstroke at butterfly stroke. Kaya tuwing magsaswimming ako, kasama ko yung pinsan ko, eto ang nangyayari. Pinsan, may naisip ka na bang stroke? Wala eh. Hindi mo ba naiisip yung naiisip ko? Up where they walk, up where they run,
Up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. Pero bukod sa langoy sirena, meron pa akong ginagawang isang inventong stroke. Siyempre, hindi ko talaga ito na-invento. Naisip ko lang. Kasi alam ko naman lahat tayo naisip na tong stroke na to. Kapag tinatakot ko dati yung bunso kong kapatid, nung bata-bata pa siya nun, kapag nagsiswimming siya, pinagdidikit ko yung dalawa kong palad tapos maghuhugis triangle siya at ilalagay ko sa ulo ko at tatawagin ko to ngayong Shark Stroke! At lalangoy na lang ako papunta sa kanya at hahabulin ko siya at titili siya ng titili hanggang sa mapagalitan na kami. Arkin, tama na yan! Baka malunod kayo, walang sasagip sa inyo! At naalala ko rin meron akong kaklase dati nung college na may pinakita sa aming kakaibang klase ng pag-dive. Nung nagsuswimming kasi kami, sabi niya sa amin, "Uy guys, tignan niyo to." Tapos bigla siyang dumapa sa gilid ng pool at sabi niya, "Kaya niyo to? Sila yung stroke? At bukod pa sa pag-iisip ng stroke, nag-iisip din kami ng iba't ibang trick sa swimming pool katulad na lang ng scuba diving, higa diving, umiikot diving, lumulutang ng parang bola sa ilalim, lumulutang ng nakahiga ng parang patay, lumulutang ng nakadapa ng parang patay, nag-i-Indian seat sa ilalim ng tubig, at nagsasalita sa ilalim ng tubig. Narinig mo ba ako? Huh? Ligi ko sa iyo ko? Huh? Lilis ko talaga? At maliban sa tricks at mga laro, naranasan niyo na bang makapag-slide sa swimming pool? Meron kasi akong kwento tungkol dito. Nung nag-birthday kasi yung kapatid ko, nag-rent kami ng private pool tapos meron doong slide na medyo maliit lang na nasa gitna ng bato-bato. At ako naman tong bibo dahil nga marunong na ako lumangoy ng mga panahon na yon, kahit sa malalim ang bagsak ko, okay lang. Kaya pumunta na ako sa slide na yon para matry ko. Pero ang ginawa ko kasi sa slide, humiga ako. Eh dahil nga maiksi lang siya at yung daanan niya may medyo biglang may pa-curve. So ang tendency na mag-i-slide doon kapag nakahiga ay tatalsik dire-diretso. Kaya nung nag-slide ako, wee! Gumasgas yung siko ko at tumalsik ako sa pool. At pagtingin ko sa siko ko, ayun, may konting dugo lang naman at puro gasgas. Kaya umahon na lang ako sa swimming pool tapos hindi na rin ako sumubok sa slide na yun. Oo, teka. Bakit ka nakatingin sa puwet ko? Eh, ikaw ah. Joke lang. At pag-ahon ko, alam naman natin sa nandiretso, sa kubo kung saan kami nakapwesto at kung saan maraming pagkain. Ito yung pinakainaabangan natin lahat kapag nagsiswimming tayo, diba? Yung baon natin pagkain, yung lechong manok, yung barbecue, yung hotdog, yung inihaw na isda, at kanin. Tapos may soft drinks pa at marami pang iba. At magkakamay ka pa. Mmm, sarap! Kayang-kaya kong lamunin lahat yan kasi hindi ko alam kung bakit gutom na gutom ako lagi tuwing umaahon ako sa swimming pool. Yun guys, sorry medyo natagalan ulit. Ganun talaga ang proseso natin ngayon. Maliban na lang kung makabuo ako ng team sa future para mas mapaganda ko pa ang quality at baka magkaroon din ako ng schedule pag dumating yung oras na yun. Pero anyways, maraming salamat sa panunood. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At yung merch ko pala guys, bili na kayo. Nandiyan yung link sa baba. At kung gusto nyo masama yung fan art nyo katulad ng mga nandito sa taas, sumali kayo sa group ko sa Facebook, sa ARK Squad. Nandiyan din yung link sa baba, sa description. Nag-update ako doon kung kailan ko ilalagay yung fan art sa video ko, kung kailan ako maglalagay, kung kailan ko kailangan. Para kung sakaling gusto mong masama yung fan art mo doon, sali ka na sa group ko, nandiyan yung link. Dialis yan. At huwag kalimutan mag-subscribe, ha? Mag-subscribe. Libre lang yan, saka yung notification bell. At follow mo na din yung Facebook ko. Mag-upload na rin ako doon ng animations. Tsaka follow nyo rin yung Instagram ko, kung trip nyo, at Twitter. Yun, maraming salamat sa inyo lahat. Mag-comment din kayo sa baba kung anong gusto nyo yung itopic ko sa susunod. Promise, nagbabasa ako ng comments. Gusto ko din kasi makabasa ng mga comments ng mga katulong sa feature animations ko. Kaya kung may gusto pa kayong ipakwento sa akin, i-comment mo lang sa baba. At share mo na tong video na to. At like, at subscribe. Yun lang muna sa ngayon. Bye! Heart.